Alleluia, narnitona, amaranadulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga, ating hari at manunungos. Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at gayon din sa biyaya ng paglilingkod na inaasahan ng Diyos na ating gagamitin para sa kapakanan ng ating kapwa-tao. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating niluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mataang pinakakuan natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang. Sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalatigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pumay kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binubuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang aming isinilang kay Kristo, ngayong ang kasalanan at kamatay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron. At nananampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas. Noong ito'y nabubuhay pa, pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko ay dambana, ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwing ng magtitipon, ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, hinalinga at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat.
ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalaga. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking iyahandog? Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritum bumubuhay ang salita. Damo may kapal, buhay mo ang pinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit mailan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya." Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan. Kaya ako sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami na ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal ko mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, araw ng Sabado, sa nakagawian natin na sa tuwing araw ng Sabado, tayo may healing liturgy. Ano ho, mga minamahal ko mga kapatid, at napaganda dahil sa unang pagbasa, ipinapakita doon na dalawang tao yung pinagaling ni Apostol San Pedro sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. Mga minamahal ko mga kapatid, ang isa si Tabita at yung isa ho hindi si Eneas. Mga minamahal, kung ating matatanong at kung ating mapagpagnilayan at nais ko pong dito kayo dalhin sa pagninilay na ito, paano ba magaganap ang isang pagpapagaling? No? Paano ba nangyayari ang isang pagpapagaling? Ano yung mga requirement na hinihingi ng ating Panginoong Jesucristo na kumbaga makikita natin sa pagpapagaling na isinagawa ni Pedro sa pamagitan ng pangalan ni Jesus at ganyan din sa mga pagpapagaling na ginawa
ng ating Panginoong Hesukristo nung kasama pa niya ang kanyang mga alagad. Mga minamahal, una, hinihingi lagi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo kung may kagalingan tayong hinihingi sa kanya ay yung matibay at matatag na pananampalataya sa kanya at dun sa biyaya na magagawa niya na mapagaling tayo sa lahat ng ating mga karamdaman, physical, emotional, spiritual, mental man, sa pamagitan din ng ibang tao. Pananampalataya, matatag, matibay. Kasi mga minamahal kong mga kapatid, kung wala sa atin yon, pananampalataya, at ang pairalin natin ay yung reasoning, no? Yung ating pag-iisip, i-reason out lagi natin yung mga pangyayari sa buhay natin, no? Kagaya ng pagpapagaling, halimbawa ay sa pamagitan ng langis, ay may medical basis ba gayan? No? Approve ba yan ng mga doktor? Eh kung ganyan ang mentality natin, mga minamahal kong mga kapatid, eh baka wala ho talagang pagpapagaling na mangyayari. No? Dahil sa mabuting balita, tignan niyo po, noong masabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang pagkaing nagbibigay buhay at sinabi niya na ang pagkaing nagbibigay buhay ay ang kanyang katlaman at ang inumin nagbibigay buhay ay kanyang dugo, tignan niyo po yung naging reaksyon na mga sumusunod sa kanya. Marami ang nagsabi sa mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo simula nung sinabi niya yon, mabigat na pananalita ito. Paano natin matatanggap? They are trying to reason out the words of Jesus. Mga minamahal kong mga kapatid, at yun nga, nung hindi nila maipaliwanag at hindi nila matanggap ang bagay na ito, unti-unti, mga minamahal kong mga kapatid, sila ay hindi na sumama kay Jesus. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, sinabihan din yung 12, ibig din ba ninyong umalis? No? Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo narito, humihingi ng pagpapagaling mula sa panalangin at sa tulong ni Santo Padre Pio, isa rin ang hihilingin niya, ang matatag at matibay na pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, faith leads us to greater and deeper understanding beyond reasoning. No, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating kumbaga ay buhay pananampalataya, sana ibigay natin yung buong pagtitiwala natin sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Ano? Kung ano yung sinasabi niya, yun yung ating paniwalaan. Yun yung ating tanggapin sa ating buhay. Kung sinabi na siya ang pagkaing nagbibigay buhay, manampalataya tayo, maniwala tayo. Don't try to reason out. At kapag hindi na natin kaya, hindi, wag tayong titiwalag. Tanggapin na ho natin. No? At yan ang isang qualification ng isang misteryo. Pag hindi mo kaya ipaliwanag, tanggapin mo na. Paniwalaan mo na. Kasi yung katotohanan yun, He will not change His teaching in order to accommodate our limitations or objections. The truth cannot change. We must change. No? Hindi mo mabago yung katotohanan na siya yung pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. At hindi siya magbabago para lang i-accommodate yung ating kumbaga ay limitadong kaisipan. Tayo yung mag-a-adjust sa Diyos. No? Para matanggap din natin yung kahilingan na hinihingi natin sa Diyos. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sana talastasin natin at yun yung itatak natin sa ating isipan at kalooban para ang pagpapagaling ay maganap
kinakailangan ng matibay na pananampalataya, no, sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, no, na kinakailangan hihingin lagi ng Diyos sa mga humihingi din sa Kanya ng pagpapagaling ay yung pagtalikod sa sarili, no, sa sariling pangailangan. Because the more we abandon ourselves to Him in faith, the more powerfully He can work through us to give spiritual life and health to others. Kapag tumalikod tayo doon sa sarili nating pangangailangan at sumuko lagi tayo sa Diyos, ipinaubaya natin lagi sa Diyos yung lahat ng ating pangangailangan, doon, mga minamahal ko mga kapatid, Siya makagagawa sa puso natin, sa kalooban natin, at doon din Siya makagagawa sa pamagitan natin upang maging biyaya din tayo sa iba. Kaya tingnan niyo po, sa mga istorya ng mga pagpapagaling, di ho ba, ang laging salitain noon, Lord, bahala na po kayo sa akin. Isinusuko ko na po sa inyo ang lahat. At kapag nabanggit yung salitain ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, tingnan niyo po, kahit konti, mayroong pagbabago at pagpapagaling na nangyari sa isang taong ganito ang saloobin, ganito ang damdamin patungo kay Kristo. No? Sana tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, kung humihingi tayo ng pagpapagaling sa pagkakataong ito, isuko natin lahat-lahat sa Diyos. No? Yun nga po, don't try to reason out. No? Mga minamahal kong mga kapatid, ibigay natin sa Kanya lahat-lahat. Kasi kapag nabakanti na yung ating kalooban ng ating kumbagay, ang ating kalooban na punong-puno ng ating sarili, doon pa lamang Siya makakapasok. Doon pa lamang po makagagawa ng kababalaghan o sabihin natin pagpabaling at milagro ang ating Panginoong Jesucristo dahil nagkaroon Siya ng konting puwang sa ating kalooban. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sana ganoon din ho yung ating magawa sa pagdiriwang ng ating banal na misa na kumbaga ipinapaalala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, isinuko Niya rin lahat-lahat sa Diyos. At nung isinuko Niya ang Kanyang sarili, inialay Niya ang Kanyang buhay para sa ating lahat. Tingnan niyo po, ang Diyos, iniligtas tayo sa pamagitan ng krus ni Kristo. At sa simula noon, nakakatanggap tayo lagi ng biyaya sa pamagitan ni Kristo na ating iniaalay lagi sa banal na misa sa tuwing ipinagdiriwang natin ito. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng banal na misa, no, sa inyo po ng mga mananampalataya na humihingi ng mga pagpapagaling o sabihin nating merong mga intensyon sa pagkakataong ito, patatagin po natin ang ating pananampalataya. Isuko natin ang lahat-lahat sa Diyos upang ang ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan Niya o di kaysa pamagitan ng ibang mga mananampalataya, maipagkaloob Niya ang kagalingan at biyaya na hinihingi natin sa pagkakataong ito. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal, ngayon at kailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hallelujah.
tumindig bilang hukom natin. Alleluia. 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 Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihahain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, inakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganyan din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili na managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming salamat na masama. Hiniling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na taliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayarian.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gusto te et binidete con eos suavis es dominus beatus filiis tera viis perat in eo. Come to me, all ye that labor, all ye that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest. Esperad, esperad.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana,
mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong napapansin, ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyaring mag-ingat po tayo sa lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Isusunod po ang liturhiya ng pagpapagaling sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio. Available po ang mga roses sa May Chapel of Reconciliation. Pagkatapos ay susundan po ito ng misa sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating gulitain ang buhay na banal ng sampalin kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niya dinala. Nilalintana ang sakit at paghihirap. Buhay nilang sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nalama. O Padre Pio ng Petrecina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba. Ang lagi mong paalaala, Padre Pio ng Petrecina. Turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap
na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpapagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang natin ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang tayong timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tular nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa banal na pagdiriwang ng misa at sa ating isinagawang liturhiya ng pagpapagaling sa mga may sakit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari na po ninyong ialay ang inyong mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio. Sa iyong pagyaod, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Madayin namin at mga paglohod. Batid namin lahat yung idinudulog. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo, dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo, matutong umibig.